Hello guys, good morning. So, kakagising lang namin and nag-breakfast sandali. Ngayon, ito yung setup sa bahay, sa garden. Yung mga big plants from there sa bagong mga plant stand and Roma's plant stand na malalaki. Pero yung yuka nandun pa kasi mukhang kaya naman niya yung sarili niya. Itong mga fig tree, ganyan, yung mga madaling alam niya na iwas-iwas. Dito namin nilagay sa swing. Yung mismong swing, pinasok ko pa yung macrame para hindi siya mabasa. Tapos, ayan, kompleto pa to. Kompleto pa itong nasa shelf. Nasa baba na yung mga iba. Tapos yung Boston fern na nakahang dito, kagabi ko pa yan pinasok. Pero, nilabas ko ulit ngayon. Kasi, para maulanan siya since medyo kalmado pa naman yung panahon. Paulan-ulan pala ngayon. Kasi labas, pinasok ko nga siya kagabi kasi baka, syempre, usually, di ba, ang bagyo, madaling araw dumadating. Baka, para siyang sinabunutan pag hindi ko siya pinasok. So, isa siya sa mauna kong pinasok. And, syempre, yung aking top one, most favorite plants. Itong Rhipsalis. Ayan. Tapos, ito, yung shelf namin dito. Ginawa kong dalawa kasi nga yung Christmas tree ay nandun. So, may shelf dati yon na isa doon. Pinagtabi ko dito. Then, ayan yung mga mahabang Rhipsalis. Dito ko nilagay. Tapos, yung mga may itse. Nandito. Kasi, eto yung mga ano yung delikado. Kasi, baka mamaya magtumbahan. Kasi, dito yan nakapwesto sa... Dito yan nakapwesto. Ayan, sa buong yan. Tapos, yung iba. Yung ibang Rhipsalis, nandito naman sa baba. Sa ilalim. Para hindi masyadong mabasa. Tapos, yung baba, yung sa balcony, nalis ko lang yung mga plants sa pinakaibabaw ng shelf. Tapos, ano pa ba? Pero mamaya, kung parang lumakas-lakas yung ulan pa, ay yung hangin, since ulan pa lang naman ang meron ngayon. Ito lahat, mga money tree, fig tree, ipapasok namin lahat yan. Pero sa ngayon, hindi muna kasi carry-carry pa naman. Ang dami ngayon, nagsasabi sa akin kagabi, especially yung mami ko, na ipasok mo na, chuchu, parang, grabe pagod ko kasi kahapon, na, pagod na pagod yung katawang lupa ko. Nag-accessories ako, kasi may mga deliveries, tapos, nag-arrange kami dito, nag-vlog, tapos buti sana ko yung husband ko, 100% yung okay siya, eh, medyo, minamigraine siya, sumasakit yung mata niya. Kaya, pag ganun yun, medyo hindi ko masyadong hinaharas. Tapos tinulungan niya pa ako mag-arrange, diba, sa pag-vlog. Kaya sabi ko, sige, ano naman yan, mararamdaman ko naman yan. Ramdam ko ang kalikasan. So, buti, luckily, pagising ko ngayon lang umulan. Mga ngayong umaga lang umulan. Kaya mamaya, check ko mabuti kung pakikiramdaman ko pag dumalakas-lakas na yung hangin, magpapasok na kami isa-isa. Since ang lapit lang naman, oh, ayan eh. Baka hindi ka pa makakembot, nasa labas ka na. So, medyo swerte ako sa location ng mga plants. Napakalapit lang. So, ayun, kamusta naman kayo? Sana yung mga plants nyo okay. Sa mga nasa provinces dyan, yung mga nasa area na nandun yung bagyo na, sana okay kayo lahat. Keep safe. Importante pa rin ang sarili natin. Diba? And sana maayos yung... May mga stock kayo. Kami nga, yung husband ko lumabas pa ngayon kasi nakakatawa. Ibi-video ko sana kagabi. Nakaayos lahat ng plants namin. Pagbukas ko ng pantry, ba't wala tayong grocery? Handa ang mga halaman pero ang pagkain wala. So, nagbumili na siya ngayon. Hindi kasi ako nakaka-grocery nga. Kasi nga, ano nyo na, yung busy-busyhan. Ganon, so siya lang nag-grocery or yung helper, ganyan. Kaya, ayun. So, ayun guys, update ko ulit kayo mamaya kung lumakas ang ulan. Update tayo. So, nandito na guys yung mga medyo malalaki kong plants sa shelf. And itong si rubber tree tiniki ko, pinasok ko na din. Monstera, si Birkin, yung maliit na maiden hair, Monstera,
si hibiscus, tapos mapapansin nyo yung aking vertical garden ay bungi-bungi kasi feel na feel ng mga ficus pumila sa labas. Ayan. So, hindi ako lang sila dyan. Anyway, kahit malakas ang hangin, nasa ground naman sila and hindi naman sila yung tipong matataas ang leaves. So, okay lang. Then, eto, munti ko nang ipapasok kay husband kanina kasi biglang humangin na malakas. Pero, parang dumaan lang naman. Ang sama kasi ng pakiramdam ni husband eh. Kaya, pero kagabi, nakatukod na yun lahat dyan eh. Gusto nga niya itali. Para hindi naman kailangan ng ipasok. Kasi hindi naman ganun kalaki yung living room namin. Para ipasok lang basta-basta lahat yan. So, in short, nag-aantay kami ng emergency. Saka namin ipapasok. Anyway, yan, okay pa naman. Hindi naman ganun kalakas ang hangin. Oh, steady-steady lang. Hindi rin ganun kalakas ang ulan. Kakaulan nga lang ulit ngayon. Ang tagal na, medyo matagal huminto kanina. And, hindi na tuloy yung mga accessories na ipapalalamove ko. Kasi, yan, dahil nga sa bagyo, kawawa naman yung mga rider kung pipilitin natin sila na mag-deliver, ba diba? Holiday pa ngayon. Ngayon ko lang napag-isip-isip yun. Holiday pa lang ngayon. Grabe. Ayan ang feel na feel nila. Ang dami kong ficus pumila. May isa pa ako sa likod. Yung sila lahat. Karamihan niya nasa shelf. And yung iba ay nasa kung saan-saan. Ayan, tapos, eto, baka ipasok ko ito pag lumakas pa yung hangin. Si maiden hair. Kasi syempre, masyadong malinipis yung stems niya. Baka pag lumakas eh, para siyang sinabunutan. Pero actually, itong mga to, hindi to delikado eh. Tsaka dito kasi sa area na to, kahit naman lumakas yung hangin, ano naman kami eh, kumbaga maraming bahay, hindi naman siya yung parang sa probinsya na talagang, woo, yung magugulo lahat. Pero hindi natin masabi, syempre, pero pagka naramdaman ko na medyo lumakas-lakas, gigisingin ko si husband, natulog kasi siya ulit kasi sobrang sakit talaga ng ulo niya. Ayan. Tsaka mabibigat kasi itong mga to. Ito lang ang kaya kong ipasok dyan. Itong rubber tree na mukhang mabigat pero magaan. Pero itong money tree dito ako medyo nag-aalala. Pero pag humangin kasi, tutukod lang siya dito sa ano. Ayan. So, ayan. Pag ganyan-ganyan lang yung hangin. So, carry-carry pa. Ayan. Sana okay din kayo dyan sa mga kinalalagyan niyo dyan. Ayan. Ayan. Malakas na kasi hangin. Pasok! Kami po ay literal na nasa loob na ng gubat. Pero ang ganda talaga ng mga top view. Talagang kitang-kita yung ganda ng ito yung maliit ko na fig tree, pinasok ko na. Kasi mas madali naman siya sa loob. Yan, pati ripsalis. Mukhang yung ibang ripsalis nga, parang nagustuhan ko sila dito. Baka iwanan ko sila dyan. Tapos, nilabas, yung sa labas, wait, pakita natin. Ito dyan na itong mga to, kasi nasa ground naman eh. Ayan o, tinukod ko yung, mabigat yan, yung bakal na yan, bakal, tubular yan na bakal. Ayan, para pag lumakas yung hangin, hindi siya na ano. Pero pag tumakas pa lalo ang level ng hangin, ipapasok na namin to. Pero hindi kasi na okay na siya doon, tinukuran namin ng upuan. Medyo taas lang, top part lang, medyo gumaganong-ganong. So, mukhang okay naman. Ayan, yung mga nasa baba, okay naman yan dyan. Usually naman ang hinahangin talaga yung mga matataas eh. Ginatanggal nga namin to eh. Itong paso, inaalis namin dun sa ano. Ayan! Malakas oh! Ngayon guys, pinasok ko na ang abot ng aking pakakaya. Kasi medyo kumalakas yung hangin. And balita ko dito lang sa Rizal area, mga hapon. Ay, mga ganitong oras, mga 5, 4 o'clock. Kasi mag 4 o'clock na eh. Lalakas yung ulan. So, syempre, ito yung pinasok ko din, yung money tree. Kasi, ayan, no, medyo, hindi ganun kalaki pa yung mga stem nito. Delikado. And, etong maliit na fig tree, itong rubber tree, inakit ko na din. Ay, pinasok ko na din. Tapos, etong maiden hair. Tapos, yung mga iba dito, ito ko na lang nilagay. Kasi, pag nasa ground area naman, hindi naman yung mahangin na masyado. Hindi naman dito mag-iipo-ipo dito sa baba. Then, itong sa, ang tawag dito, malapit-lapit-lapit. Itong fig tree ko, tinutok, ayun o, tinukuran ko ng bakal. Matibay itong bakal na ito. Tubular siya. So, okay na sila lahat dyan, ganyan. Unless tataas pa ang level ng hangin. Hangin naman ang problema eh. Ulan okay naman. Yung pag ganyan lang dito,
Ayan, mga ganyan-ganyan, umaanggi dito. So, lahat sila dyan na lang. Okay na yan dyan. Yung buti na lang may puno. Actually, magandang may puno dito na malaki. Kasi parang nababasag na yung malakas na hangin. Tama ba, honey, sinabi ko. Ayun, guys. Ako nga pala si Roma, nandito sa kanta. Para ako report. Nagre-report sa gitna ng bagyo. So, ayun, guys. Sana okay kayo dyan lahat. And, syempre, priority pa rin natin ang ating mga sarili bukod sa halaman, di ba? So, ito ang mga, mukha na kami talaga. Nagulat niya yung asawa ko kasi galing siya sa taas. Tapos, masakit kasi ulo niya. Hindi niya alam, pinasok ko na itong mga to. Nagulat sila pagbaba nila. Andito na lahat sa loob. Syempre, parang naawarin ako, tsaka syempre, ayoko na rin na maantayin na tumodo, tsaka tayo magmamadali pumasok. Pero, good thing na rin, hindi kami nagpakataranta kagabi na magpasok ng mga ganito kalalaking plants. Kasi, okay naman the whole night eh. Okay naman eh. Actually, ngayong hapon, mga 3:30 PM lang naman tumodo yung hangin. And I think baka tumodo pa. So, eto pala ang aking pajama. At hindi ko pare, hindi pa magkaparehas yung slippers ko. Itong pajama ko from Zippy's Apparel Manila. Isa sa favorite ko na strawberry pajama. Diba, Rapa? Rapa, dito ka lang mo lang doon. So, ayun guys, thank you so much for watching and sana safe kayong lahat. And sana may makasta kayo lahat ng food. Kapag may pagkakas ka sa mga kakonti kanina. And guys, thank you so much and God bless. Ingat tayong lahat.